Hello mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Araling Panlipunan 3, Quarter 2, Week 3. At ang pamagat ng ating pag-uusapan at pag-aaralan ngayon ay tungkol sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao sa kasaysayan ng rehiyon. Handa na ba kayo? Okay, bilang panimula, nabatid mo sa nakaraang aralin ang tungkol sa kasaysayan ng kinabibilangang rehiyon. Kasama ring natalakay ang mga pagbabago at pag-unlad sa iyong lalawigan at kinabibilangang rehiyon. Naisip mo ba kung ano ang kasalukuyang pamumuhay ng mga tao sa mga makasaysayang buok sa iyong bayan? Ano kaya ang kanilang ikinabubuhay? Paano sila nabuhay? Ang layunin natin sa araling ito ay inaasahan na iyong maiuugnay sa kasalukuyang pamumuhay ng mga tao ang kwento ng mga makasaysayang puok o pangyayaring nagpapakita sa sariling lalawigan at iba pang lalawigan ng kinabibilangang rehiyon. Si Jose Protasio Rizal. Ipinanganak si Jose Protasio Rizal sa Calamba, Laguna noong June 19, 1861. Siya ay kilalang manunulat at doktor. Pinatay siya sa Bagumbayan na ngayon ay kilala bilang Luneta sa Maynila sa pamamagitan ng firing squad sa bintang na si Desyon. Bunga ng kanyang kamatayan, kinilala siya sa buong Pilipinas bilang isang bayani. Isinunod sa kanyang pangalan ang mga pangunahing daan sa maraming lugar sa ating bansa. Hanggang sa kasalukuyan, si Rizal ay isang inspirasyon para sa bawat isa. Nagsisilbi siyang huwaran sa bawat Pilipino kung paano mahalin ang Pilipinas. Subukan niya natin gawin itong gawain sa pagkatuto bilang isa. Pag-aralan ang larawan ng monumento ni Jose Rizal sa naunang pahina. Magtanong sa iyong mga magulang ng mga impormasyon tungkol kay Rizal. Isulat sa kwaderno ang iyong mga naitanong sa kanila, gayon din ang kanilang mga sagot. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Number 1. Ano ang mga bagay na nabatid mo tungkol kay Jose Rizal? Maaring kasagutan ay, si Jose P. Rizal ang ating pambansang bayani. Kinilala ang kanyang katalinuhan, pagiging makabayan at ang kanyang mga nobela hindi lamang dito sa ating bansa, maging sa buong mundo. Number 2, bakit ipinagtayo ng monumento si Jose Rizal? Pinagtayo ng monumento si Dr. Jose P. Rizal bilang pagkilala at pag-alaala sa kanyang mga nagawa para sa ating bayan. Number 3, bakit maraming kalsada sa buong Pilipinas ang isinunod sa pangalan ni Jose Rizal? Maraming kalsada sa buong Pilipinas ang isinunod sa pangalan ni Jose Rizal dahil bilang pagpupugay sa kanyang kabayanihan at pagmamahal sa ating bayan. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang dalawa, isulat sa ang pambansang awit ng Pilipinas, ang Lupang Hinirang, sa iyong kwaderno. Ipakita sa mga kasabi ng pamilya ang iyong isinulat. Pag-aralan ang nilalaman ng awitin. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan. Ito ang ating Lupang Hinirang. Para sa iyo, ano ang mensahe ng pambansang awit ng Pilipinas? Maaaring kasagutan para sa tanong na ito ay, ang mensahe ng ating pambansang awit ay tungkol sa Pilipinas na marami mang dayuhan na sumakop ay patuloy pa rin namayani ang pagiging Pilipino natin dahil sa mga bayaning ipinaglaban ang ating kalayaan. Number 2, bakit inaawit ang pambansang awit ng ating bansa? Inaawit ang Lupang Hinirang dahil bilang pagpupugay at pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating bansa.
Number 3, kailan inaawit ang lupang hinirang? Inaawit ang lupang hinirang tuwing Lunes sa pagtaas ng matawat at pag mayroong okasyong ginaganap sa pamahalaan. Sa gawain naman sa pagkatuto bilang 3, basahin at unawain ang teksto. Sagutin ang mga tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa kauna-unahang pagkakataon, iwinagayway ang bandila ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite. Ito ang araw na ipinahayag ang kalayaan ng Pilipinas sa salo ng Marcha de Filipinas o Lupang Hinirang na obra ni Julian Felipe. At tinugtog ng banda ng Malabon na saksihan ng mga Pilipino ang isang makasaysayang pangyayari sa ating bansa. Ito ay ayon kay Aureliano et al. 2017. Mula nang maipahayag ang kalayaan ng ating bansa, ang Lupang Hinirang ay naging bahagi na ng pamumuhay ng lahat ng mga Pilipino. Nagsisimula ang bawat linggo ng mag-aaral sa pamamagitan ng pagpapahayag ng pagmamahal sa ating bansa. Isinasagawa ito sa pag-awit ng Lupang Hinirang tuwing umaga ng Lunes. Ganito rin ang ginagawa ng mga manggagawa sa halos lahat ng industriya. Ang pagmamahal sa ating bansa ay ipinahayag sa pamamagitan ng mga gawaing tulad ng pag-awit sa Lupang Hinirang. Number 1, ano ang pumasok sa iyong isipan habang binabasa mo ang teksto? Maaring kasagutan nito ay, ang pumasok sa aking isipan ay dapat nating pahalagahan ang ating pambansang awit at pambansang sagisag na watawat. Number 2, paano mo ipinakikita ang pagpapahalaga sa ating watawat at pambansang awit? Maipapakita ko po ang pagpapahalaga sa mga ito sa pamamagitan ng pagtayo ng tuwid habang inaawit at pinataas ang watawat. Number 3, paano inilahad sa pambansang awit ang pamumuhay ng mga Pilipino? Inilahad po dito ang pakikibaka ng mga sinaunang Pilipino upang ipaglaban ang kasarinlan at kalayaan ng ating bansa sa mga dayuhan. Gawain naman sa pagkatuto bilang 4, pag-aralan ng mga nasa larawan. Isulat sa iyong kwaderno ang iyong mga obserbasyon. Sagutin din ang mga tanong sa ibaba. Number 1, ano ang pumasok sa iyong isipan nang makita ang larawan? Ang nakita ko sa mga larawan ay ang pamilyang sama-samang nananalangin sa Diyos. Number 2, paano ipinakita ng inyong pamilya ang pananampalataya? Kami po ay sama-samang nagdadasal tuwing ika-anim ng hapon at nagsisimba tuwing Linggo. Gawain naman sa pagkatuto bilang 5, basahin at unawain ang talata. Sagutin ang tanong sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa pagdating ng mga Espanyol sa Pilipinas, marami sa mga Pilipino ang naging Kristiyano. Niyakap nila ang pananampalataya na dinala ng mga dayuhan. Sa nakalipas na ilang daang taon, nananatili ang malalim na pananampalataya ng mga Pilipino. Makikita ito sa mga gawain ng mga mananampalataya sa kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay. Ano ang kaugnayan ng pananampalataya at relihiyon sa pamumuhay ng mga tao? Magbigay ng mga sitwasyon at mga obserbasyon dito. Dahil sa tagal na tayo ay sinakop ng mga Kastila, marami silang naimpluwensya patungkol sa ating paniniwala sa relihiyon, partikular na ang mga Katoliko katulad ng iba't ibang pagdiriwang ng mga feast day ng mga santo. Ang pagsisimba ng simbang gabi ay isa rin sa impluwensya ng mga Kastila sa atin. Naniniwala tayo na kapag nabuo ang siyam na araw na pagsisimba tuwing madaling araw ay matutupad ang ating kahilingan. Gawain sa pagkatuto bilang 6, basahin at pag-aralan ang bawat item. Tukuyin sa at isulat lamang sa iyong kwaderno ang letra ng sagot. Number 1,
Siya ang kinikilalang pambansang bayani ng Pilipinas. A. Bonifacio. B. Mabini. C. Aguinaldo. D. Rizal. Tamang sagot, letter D. Rizal. Number 2. Kasabay sa pagpapahayag ng kasarinlan ng Pilipinas, narinig ng mga Pilipino ang Marcha de Filipinas na tinugtog ng banda ng Malabon. Ano ang tinutukoy ng Marcha de Filipinas? A. Ang bayan ko. B. Pilipinas kong mahal. C. Dakilang lahi. At letter D. Lupang hinirang. Ang sagot ay Pilipinas kong mahal. Letter B. Number 3. Tuwing Lunes ng umaga, ang lahat ng mag-aaral kasama ang kanilang mga magguro ay umaawit ng lupang hinirang bago ang pagsisimula ng klase. Ano ang ipinakita nito? A. Pagmamahal sa iyong sarili. B. Pagmamahal sa iyong pamilya. C. Pagmamahal sa iyong barangay. O D. Pagmamahal sa iyong bansa. Tama, ang sagot ay letter D. Pagmamahal sa iyong bansa. Number 4. Inatulan at pinatay sa Bagumbayan si Jose Rizal dahil sa bintang na sedisyon. Paano pinatay si Jose Rizal? A. Sinunog. B. Binarel. C. Sinaksak. O D. Sinuntok. Tamang sagot, letter B. Binarel. Number 5. Bawat taon, ipinagdiriwang sa buong Pilipinas ang 12 ng Hunyo dahil sa napakahalagang ipangyayari sa bansa. Alin sa sumusunod ang dahilan ng selebrasyon? A. Kaarawan ni Jose Rizal. B. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Hapones. C. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Amerikano. O D. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Tama, ang sagot ay letter D. Kalayaan ng Pilipinas mula sa mga Espanyol. Unan ang mga patlang ng angkop na salita na natutuhan sa aralin upang makabuo ng makabuluhang pahaya. Ang mga salitang pagpipilian na lugar o puok, uri, pangyayari at kasaysayan. Mahalaga na iyong malaman ang kasaysayan ng kasalukuyan pamumuhay ng mga tao sa mga makasaysayang lugar o puok at pangyayari sa aking sariling kinabibilangang lalawigan at rehiyon. Ayan, sana may natutunan na naman kayo sa isa nating aralin. Hanggang sa muli, ating sanggunian ay Araling Panlipunan 3, Quarter 2, Week 3, Pivot 4A, Learner's Material. Thank you for watching and God bless everyone.